Parehong galing sa mahirap na pamilya, nagkalapit ng kanilang mga loob dahil pareho halos ang kanilang kapalaran. Parehong jeepney driver ang kanilang mga ama at isang kahig isang tuka ang parehong buhay nila. Yan si Letty at Edna, magkababata at matalik na magkaibigan. Ang pagkakaiba nga lamang ng dalawang ito ay itong si Edna nakasubok na magkolehiyo samantalang si Letty hindi nakapagtapos ng sekundarya dahil sa sobrang kagipitan ng kanyang pamilya. Hanggang isang napakagandang opportunity ang dumating sa magkaibigang ito. Pinagkatiwalaan sila ng isang negosyante sa isang mall at pinatao sila sa isang shop. At ginawa silang mga cashier sa tindahan ngayon. Masayang-masaya ang magkaibigang ito dahil makakatulong na sila sa kanilang mga pamilya. Kaya nga naman ang dalawang magkaibigang ito ginawa ang lahat upang makuha ang tiwala ng kanilang boss upang magkaroon sila ng mas tamang sahod at mas matagal na trabaho. Subalit dahil nga nakatungtong ng kolehiyo itong si Edna ay mas nakafocus sa kanya o nakatuon ang pansin ng kanyang boss sa kanya. Nais makita ng kanyang boss ang kanyang mga kakayahan. Dahil sadyang masipag at magaling sa trabaho ang dalawang magkaibigan, ay nagpasya ang kanilang boss na maging regular na nga sila sa trabaho ngayon. Makalipas pa ang halos isang taon, itong si Edna ay napromote bilang supervisor ng mismong shop na iyon, habang si Letty naiwan bilang cashier. Wow naman Edna, napakalaki naman ng sahod mo, baka naman makapanlibre ka pa niyan. Bati naman ni Letty sa kanyang kaibigan. Ano? Ano ka ba, Letty? Anong sinasabi mo? Wala naman nagbago sa sahod ko. Pareho pa rin tayo. Dumagdag lang yung madaming trabahong kailangan gawin at tapusin. Jesus, sa akin ka pa naglihi. Magkaibigan tayong matagal na simula bata pa lamang tayo. Alam ko na hirat siya ng isipan mo. Alam ko pag hindi ka nagsasabi ng totoo. Ikaw pa ba? Pero medyo nakakapagtaka lang kasi sabay tayo nag-apply. Sabay na tayo ng tagal sa kumpanyang ito. Sa shop na ito, pero bakit mas pinili ka ni boss? Bakit ikaw supervisor na ako, cashier pa rin ako hanggang ngayon? Para kasing unfair lang eh. Aba, eh Letty, hindi ko alam. Siguro dahil medyo mas matanda ako sa'yo o baka naman dahil favorite color niya yung green. Yun ang kulay ng bag ko, hindi ba? Tsaka huwag kang mag-alala, balay mo. Bukas isang araw, ma-promote ka na rin. Sigurado ako nakikita niya kung gano'ng kakasipag. Ang sabi naman ni Edna. Kaya nga lang ay tila ba mula nang ma-promote itong si Edna ay nagbago na rin ang ugali ni Letty sa kanya, maging ang ugali ni Letty sa mga taong kasama niya sa trabaho. Nawala na ang kanyang dating sigla, ang kanyang magandang ngiti ay nagbago na rin. Ang kanyang tingin ay tila ba napaka-blanco na. Hindi na nga siya nag-aalok ng mga items at gadgets sa mga customers. Ang kanyang mga paninda, kulang na lamang ay langawin kahit nasa loob ng mall. Hindi ko maintindihan. Nakakainis. Pareho naman kaming walang natapos sa pag-aaral. Maaring siya nakapagkolehiyo, ako hindi, pero matalino ko. Di hamak na mas maganda ko, mas makinis, mas nilalapitan ng mga customers. Bakit siya'y na-promote? Napaka-unfair nun. Ang bulong ni Letty. Nahalata naman ni Edna ang pagbabagong ito sa kanyang kaibigan kaya naman kinausap niya ito at pinaliwanagan. Uy, kausapin mo nga ako? Uy, Letty, kausapin mo ko. Ano bang problema? Letty, hindi ko ito nagugustuhan ha? Boss natin ang nagpasya ng lahat ng ito. Kaya naman hindi ka pwedeng magalit sa akin. Hindi ko pwedeng tanggihan yun kasi makakatulog yun sa pamilya ko. Nauunawaan mo ba? Nauunawaan mo ba ako? Uy, Letty, kausapin mo ko. Maunawaan mo naman sana ang mga bagay-bagay na iyon dahil hindi na tayo mga bata. Uy, ba't ba ayaw mo akong kausapin? Ang sabi ni Edna. Natapos ang lahat ng sinasabi ni Edna subalit walang tugon itong si Letty. Magmula nung panahong iyon, lumayo na nga ito kay Edna at nagpasa ng resume sa ibang mall para lamang makaiwas sa kanyang kaibigang si Edna. Siyempre, naidaing ni Edna sa kanyang mga magulang ang mga pangyayaring iyon. At ang payo nga sa kanya ay huwag na lamang pansinin iyon. Baka ma-stress pa siya.
Kaya nga lang ay maging mga magulang ni Letty, hindi na rin siya kinakausap o kinukumusta. Kaya wala nang ginawa pa si Edna kundi ipagpatuloy na lamang ang kanyang buhay at ang kanyang trabaho dahil alam niyang wala naman siyang ginagawang mali o masama. Ang mas nagpahirap sa sitwasyon ng magkaibigang ito ay itong si Letty. Si Letty, sinubukang mag-apply ng trabaho sa ibang mga mall, sa ibang mga shops, sa ibang mga tindahan, subalit hindi siya matanggap sa kung anumang dahilan. Kaya ang ending, babalik pa rin siya sa kanyang dating trabaho at doon, makakasama pa rin niya ang kanyang kinaiinisang katrabaho at kaibigang si Edna. At sa araw-araw silang magkakasama, lalong nag-aalam ang kanyang galit sa kanyang kaibigang si Edna. Hanggang isang araw, nakaisip siyang gumawa ng hindi maganda sa kanyang kaibigan. Araw-araw pa rin pumapasok sa trabaho itong si Letty, subalit maging ang boss niya ay pansing-pansin na ang kanyang pagiging tamad at tila ba walang pakialam sa kanyang mga customer at maging sa kanilang tindahan. Napakapabaya na nga nito. Ilang beses na nga siyang napagalitan at pinagsabihan ng boss niya, ng asawa ng boss niya at maging ng mga customer. Pero siya hindi pa rin apektado. Isang araw ay napakaraming tao sa loob ng mall, dahilan upang maging sobrang busy ni Edna dahil kailangan niyang asikasuhin ang napakaraming customers na iyon. Kulang sila sa tao. Kaya lang inakalingat itong si Letty at nilagyan niya ng isang mamahaling cellphone ang bag ni Edna nung wala pang nakatingin. Ang nakakatawa rito ay pinicturan pa niya ang loob ng bag ni Edna na may lamang mamahaling cellphone. Nakakahon pa nga ito bilang patunay daw dahil nais niyang ipakitang nasaksihan niya ang krimeng ginawa ni Edna. At isang drama nga ang kanyang balak gawin na ikinagulat naman ni Edna. Uy, bestie, na-miss na kita. Baka naman pwedeng pahiram ako ng charger mo pagdaan sa inyo, ha? Okay lang? Sira kasi yung charger bag ko eh. Ha? Thank you. Dahil dito ay natuwa naman si Edna dahil inisip nga niya na baka hindi nagalit o hindi nagtatampo sa kanya ang kanyang matalik na kaibigan. Paano kung sabihin ko sa iyong ayaw kitang pahiramin? Gusto kong ibigay na lang yun sa iyo bilang regalo ko sa iyo. Kasi malapit na birthday mo, di ba? Sa iyo na lang yun. Bagong bili pa lamang yun. Kaya alam ko matutuwa ka, bagong bago yun. Halos hindi ko pa nga nagagamit eh. Pero bilang bestie naman kita, iyon na yun. Teka, tara na nga, umuwi na nga tayo nung oras na upagod na ako. Sagot naman ni Edna. Walang kaalam-alam itong si Edna na may lamang mamahaling cellphone na pala ang kanyang bag. Nagkakahalaga ito ng halos 70,000 pesos. Isang mamahaling brand ng phone ang laman ngayon ng kanyang bag at wala siyang kaide-ideya. Dahil nga nagmamadaling umuwi itong si Letty kasama si Edna, hindi na nga napansin ni Edna na medyo mas bumigat ang kanyang bag. Ang inventory pa sa kanilang tindahan ni almost every month, kaya walang nakapansin sa nawawalang gamit. At nang makarating na nga sila sa bahay ni na Edna, habang kinukuha nga nito ang hinihiram na charger ni Letty, agad namang kumilos si Letty at kinuha ang cellphone sa bag, doon sa bag ni Edna, at agad siyang umalis. Oh, eto nga pala yung charger, iuwi mo na. Teka lang. Hoy, Letty! Letty! Tinataguan mo ba ako? Bahay ko talaga to. Letty! Nasaan ang babaeng yun? Ay, naku, umalis nang walang paalam. Ay, grabe talaga ang ugali ng babaeng yun. Aalokin ko pa naman sana siya ng cake. Saad ni Edna. Sa pagdaan pa ng mga araw ay palaging pinupuri ng kanyang boss itong si Edna dahil magaling talaga itong humawak ng mga sitwasyon. Magaling siya makipag-usap sa mga customer at talaga namang tumataas ang kanilang sales ng buwan na iyon. Kaya nga naman nagbago na naman ang pakikitungo nitong si Letty kay Edna. Palaging nanlilisik ang kanyang mga mata at pakiramdam nga niya ay hindi na siya nakikita sa tindahang iyon. Pakiramdam niya ay parang hangin na lamang siya na kahit anong gawin niyang effort, walang kwenta iyon hanggat nandyan si Edna. At hindi na nga nakapagtiis pa itong si Edna, kaya sa harap ng kanyang boss ay kinausap niya ito tungkol sa trabaho. Boss, nais ko lang po sana na magpaalam sa inyo. Gusto ko na po sanang mag-resign, boss. Gusto ko na pong umalis, ang sabi ni Edna. What? Anong sinasabi mo? Edna, bakit ka magre-resign? I just promoted you now.
Anong sinasabi mo? Boss, please, don't get me wrong. Na-appreciate ko po lahat ng biyayang ibinibigay niyo po sa akin. Ang promotion, ang dagdag sahod. Na-appreciate ko po yan at sobrang thankful po ako kasi dahil doon, nakatulong po ko sa pamilya ko, boss. Pero this past few months, napakahirap po magtrabaho. Sobrang hirap. Paano ba naman po? Ang katrabaho ko, kahit nang wala akong ginagawang masama sa kanya, kahit wala akong pinapakitang masama sa kanya, at kahit na kailan hindi ko siya siniraan sa trabahong ito, palagi siyang parang galit na galit sa akin. Parang lagi siyang nag-iisip ng hindi maganda sa akin. Kasalanan ko bang ma-promote ako? Kasalanan ko bang gawin ko ang lahat para sa pamilya ko? Para sa trabaho kong ito? Para mas lumaki pa ang benta ng shop natin? Hindi naman po, hindi ba? Boss, I better go. Aalis na lang po ko kung ganun. Teka muna, Edna, makinig ka. Sino ba kasing tinutukoy mo? Sabay tingin nitong si Edna kay Letty. Is that true? Totoo ba yun? Letty, sumagot ka, totoo ba yun? Kaya naman pala napapansin ko at ng mga tao dito sa shop na ito na napakatamad mo na sa trabaho mo. Nung nakaraang linggo lang, munti ka tayong manakawan ng dahil sa'yo, dahil sa kapabayaan mo. Nung nakaraang buwan, sinisigawan mo maging mga customers natin. Ano ba? Letty, pinagbigyan na kita. Pero ngayon mahalaman ko ikaw ang dahilan kung bakit gusto mag-resign ng supervisor na ito? Nang dahil lamang sa'yo? Letty, sabihin mo nga sa akin, ano bang mahirap maintindihan sa mga pasya ko? Nakikita mo si Edna, hindi ba? Masipag siya. Mapagkakatiwalaan. Alam mo, magaling pa, ikaw. Ikaw ang umalis. Tapusin mo na lamang ang buwang ito at huwag na huwag ka nang babalik sa kumpanya ko, sa tindahang ito. Alam mo, malas sa negosyo ang ganyan. Sobrang malas sa negosyo ng ganyan. Alam mo, nakakamatay ang inggit. Letty, nakakamatay ang inggit. Wika naman ng boss nila. Walang naiimik itong si Letty dahil hiyang-hiya siya sa pangyayaring iyon. Pakiramdam niya, sinisiraan siya ng kanyang kaibigan sa boss nila. Kaya naman mas nag-alab ang kanyang galit dito. Mas tumindi ang kanyang galit sa kaibigan. Ang ginawa niya, patuloy siyang nagnakaw ng mga gamit. At ang ginagawa niya, ininalagay niya ito sa mga gamit ni Edda. Sakto namang hindi ito napapansin ng babae. Kada kuha nga ni Letty ng mga mamahaling relo, ay ininalagay niya ito sa loob ng bag ni Edna. Kukuha na niya ito ng picture at tila ba, yun daw ay isang matibay na ebidensyang si Edna ay nagnanakaw sa tindahang iyon. Hanggang sa dumating na nga ang huling araw ng buwan na iyon, huling araw ni Letty sa trabaho, dahilan upang ibigay nga sa kanya ang kanyang huling sahod. Nilamo na nga ng kasakiman at ng inggit itong si Letty. Ang ginagawa niya, patuloy siyang nalagay noon ng gamit sa bag ni Edna. Pinipicture nito at kinukuhang muli ang mga gamit na iyon at siya ang magtatakbo. Makalipas pa nga ang ilang mga araw ay may nag-message sa boss ni Edna gamit ang isang hindi kilalang Facebook account. Ang ginawa ng taong ito ay nag-send siya ng mga pictures ng bag ni Edna. May lamang iba't ibang mamahaling gamit mula sa store nila. At gulat na gulat ang boss ni Edna dahil pamilyar sa kanya ang mga gamit na iyon. Iyon ay mga mismong tinda nila sa shop nila. Dahil sa pangyayaring iyon, nagpasya ang boss ni Edna na magpa-inventaryo sa kanyang tindahan. Pinag-leave din niya muna itong si Edna dahil ang sabi niya, baka napapagod na ito sa kanyang trabaho. Maaari siya magpahinga hanggat gusto niya. Pero ng mismong panahong iyon, tila ba binabalot ng takot ang puso ni Edna sa hindi malamang dahilan. Makatapos pa ang ilang araw ng inventaryo, ay nag-text itong boss ni Edna kay Edna at sinabing may parating ng mga pulis sa bahay nila. Please, sumama na raw ito ng mahinahon. Hello? Hello, boss! Boss, anong ibig sabihin nito? Wala po akong ginagawang masama sa inyo. Ano pong kasalanan ko? Anong ibig sabihin ka mo? Makukulong ka. Mabubulok ka sa kulungan, Edna. Paano mo nagawang sirain ang tiwala ko sa iyo? Halos kalahating milyong halaga ng mga gamit ang ninakaw mo. Paano mo 'to ginawa sa tindahan natin? Akala ko ba may concern ka? Dahil ano, naghihirap ang pamilya mo?
Yung bang dahilan? May nag-send sa akin ng mga pictures mo. Ng mga gamit mo. Habang nasa loob nito, ang mga mamahaling gamit na tinda natin sa shop natin. Malibang pinagkatiwalaan kita? Naging supervisor ka lang, nagkaganyan ka na? O ako ang mali kasi nagtiwala ako sa'yo. Masyado ako nagtiwala sa kakayahan mo, sa'yo, sa personalidad mo. Akala ko, mapagkakatiwalaan ka na okay lang na malaman mong sira ang mga CCTV natin sa loob ng ating opisina, pero hindi pala. Sinira mo ang tiwala ko sa'yo. Makukulong ka sa bilangguan at ito ang pinapangako ko sa'yo. Kung kaya mong kumuha ng magaling na abogado, simulan mo nang mauha. Dahil hindi ako makakapayag na makakalabas ka ng ganun-ganun lang. Saad ng boss ni Edna. Hindi na nga nakapagsalita pa itong si Edna dahil dumating na ang mga pulis. Agad siyang pinusasan at ang ending, sa kulungan siya bumagsak. Maging mga magulang niya ay hindi makapaniwala. Naman, anak, hindi ba't sabi ko sa iyo? Okay lang na hindi ka perpektong anak. Okay lang na hindi ka perpektong trabahador. Basta hindi ka magnanakaw. Bakit mo ginawa yun, anak? Totoo ba ang sinasabi nila sa'yo? Ang mga bintang nila sa'yo? Nasaan ang mga gadgets na kinuha mo? Kaino mo ibinigay? Ibinenta mo na ba? Anak, may sahod ka naman, hindi ba? Sapat iyon sa atin, sabi mo. Pero bakit ganito? Saad ng inay ni Edna. Inay, inay, hindi naman ako magnanakaw. Wala akong ninanakaw, inay. Hindi ako kriminal. Hindi ako kriminal. Hagulgol ni Edna. Ang buong akala nga ni Edna ay makakalabas siya agad ng kulungan. Subalit ilang linggo na ang lumipas, ilang buwan, at ngayon halos 3 taon na nga siya sa loob ng kulungan. Hindi pa rin siya nakakalabas. Hanggang sa mawala na nga siya ng pag-asa. Hindi na nga siya nagpaliwanag pa dahil pakiramdam niya, hindi rin siya makakalabas. Ayaw ko na. Ayaw ko na magpaliwanag pa sa kahit na sino sa inyo. Wala namang naniniwala sa inyo, hindi ba? Walang kahit na isa sa inyo naniniwala sa akin. Hindi ko nga kasi ninakaw ang mga gamit na iyon. Hindi ko kailangan magnakaw kasi kaya ko namang bumili. Mga bobo ba kayo? Kaya kong bumili. Hindi ko kailangan magnakaw. Wika ni Edna nang dalawin siya ng mga sales lady na katrabaho niya noon. Ma'am, naniniwala naman kami sa inyo. Lahat kami naniniwala sa inyo. May tiwala kami sa inyo. Ilang beses nyo pa nga po kami pinautang ng pera, hindi ba? Alam namin kaya yung bumili ng ganun, pero... Ma'am, hindi naman sa nangingialam ako, pero... Paano kung si Leti pala may kasalanan ng lahat ng ito? Paano kung siyang may gawa ng lahat ng kalokohang ito? Hindi ko siya sinisiraan. Hindi ko balak siraan ang kaibigan ninyo, pero... Ma'am, paano kung si Leti ang nagnakaw? Napaisip si Edna, bakit nga ba hindi niya inaisip agad? Mula nang pakitaan siya ng masama ni Leti ay nangyari ang kaguluhang ito. Halos ikamatay naman ng ama ni Edna ang pangyayaring iyon. Hiyang-hiya siya sa mga tao at awang-awa siya sa kanyang anak. Siyempre, alam ni Leti ang buong pangyayaring iyon at tuwang-tuwa siya dahil nagbunga nga ang kanyang plano. Dinalaw pa nga niya sa kulungan si Edna para insultuhin. Alam mo ikaw, Edna, lagi ka nagmamagaling tapos ikaw pala itong gagawa ng kalokohan. Alam mo, Ma'am Edna, napakarami mo namang tauhan sa loob na yan. Siguro best friend mo lahat ng mga to, no? Pare-pareho kayong magnanakaw. Sabihin mo nga sa akin, nasa mga nanakaw mo, baka naman pwedeng makashare. Joke lang, napaka-jackpot mo na sa mga yun. Oh, talaga ba? Talaga ba, Leti? Hindi mo alam kung nasa ng mga bagay na yun? Ang mga gamit na iyon? Huwag mo nga akong biruin. Alam nating pareho na sa ating dalawa, ikaw ang nakakaalam kung nasa ng mga yun. Akala mo ba wala akong alam? Akala mo hindi ko alam ang mga kalokohang ginawa mo noon? Kulang lang ako sa ebidensya pero Leti, nakakaawa ka. Kaya sa oras na magawang ko ng paraan na maipaglaban ko ang aking katarungan, hindi ko hahayaang makalabas ka ng kulungang ito nang hindi ka napapagbayad. Magmatsyak ka sa paligid mo dahil baka may sumusunod sa'yo. Pananakot ni Edna.
Nakaramdam naman ng takot at kaba itong si Letty, subalit hindi niya ito ipapahalata kahit na kanino, lalo na kay Edna. Anong magmamatsyag? Hoy, hindi ako magganakaw na tulad mo. Wala akong kinalaman sa pagnanakaw mo. Ano bang magagawa mo? Ha? Anong magagawa mo? Nasa loob ka ng kulungan. Alam mo, limitado ang kaya mong gawin kahit na gaano ka pakatalino. Paalam na, Ma'am Edna. Alam mo, enjoyin mo na lang yung bakasyon mo sa loob ng kulungan. Ilang taon pa ba? 3 taon pa? Total of 6 years ka pala sa loob ng kulungan ngayon. Good luck and see you soon. At umalis ngang patawa-tawa itong si Letty. Mabilis lamang na dumaan ang 3 pang taon at nakalaya na nga itong si Edna. Dahil nga sa hiya niya sa lugar nila, tumuloy na lamang siya sa kabilang bayan doon sa bahay ng kanyang kapatid. At doon nga, magsisimula siya ng kanyang panibagong buhay. Edna, ipapasok kita bilang kasambahay sa mag-asawang Amerikano doon sa kabilang bayan. Meron silang pagmamayaring resort at doon ako nagkatrabaho sa ngayon. Matagal na ako sa kanila kaya malaki ang chance ang maipasok kita nang hindi nangangailangan ng kung ano-anong requirements. Okay ba yun sa'yo? Saad ng kapatid ni Edna. Mabait naman ang mag-asawang kano na iyon at may anak pang isa. Inaalagaan ito ni Edna. Siya ang nag-aalaga at nagpalaki sa batang iyon. Nakalimutan na nga ni Edna ang bangungot ng kanyang pinagdaanan. Nakailang taon pa ang lumipas na siya nagkatrabaho para sa mag-asawang iyon. Kuhang-kuha ni Edna ang tiwala at pagmamahal ng kanyang mga bagong amo. At ngayon, maging pagmamahal ng batang kanyang inaalagaan ay kuhang-kuha niya din. Dahil ngayon, medyo malaki na ang batang ito. Subalit ayaw na siyang paalisin sa bahay na iyon. Ang sabi pa nga ay isasama raw siya doon sa Amerika. Medyo natakot naman si Edna na baka hindi siya makakuha ng visa at malaman ang kanyang record. Kaya minabuti ni Edna na ipagtapat sa mag-asawa ang kasamaang nangyari sa kanya nung nakaraan. You know what, Edna? You don't have to worry. Kami nang bahala. Hindi ka masamang tao at alam namin yun. Naniniwala kami sa iyo. Huwag mo nang balikan ang nakaraan na yun. Masistress ka lang, ha? Hayaan mo na yun. Saad na mag-asawang feel American. At nangyari na nga ang dapat mangyari. Ginamit ng mag-asawang ito ang kanilang pera at koneksyon doon sa immigration at nakalabas na nga ng bansa itong si Edna kasama nila. Walang kaalam-alam ang kanyang mga magulang na nasa Amerika na nga itong si Edna. Dumaan pa nga ang mga taon at ngayon hatid sundo pa rin niya ang kanyang alagang sekundarya na doon sa Amerika sa isang magandang university. At hanggang ngayon, pinapayuhan pa rin siya ng kanyang mga amo na mag-asawa na dahil sayang naman daw ang panahon. Sa loob lamang ng halos 6 na buwan ay nakahanap agad siya ng bagong kasintahan. Isang binata at halos kaedad nga lamang niya. Ang hindi niya alam, inililihim pala nito na ito ay galing sa isang napakayamang pamilya. Maraming negosyo at maraming pag-aari. 1, 2, halos 3 taon silang nagsama. At dahil doon, nagpasya na nga silang magpakasal dalawa. Nagpakasal si Edna sa mayamang binatang iyon at ngayon, wala na siyang dapat ikatakot pa sa bansang Amerika. Mabait ang kanyang asawa, mabait ang pamilya at mahal na mahal siya. Kahit na medyo late na, nung aminin ni Edna sa kanyang mga magulang na siya'y nasa ibang bansa na, ay hindi nagalit ang mga ito dahil deserve daw naman ni Edna ang kasiyahang iyon. At syempre, ikinatuwa din nila nang malaman nilang itong si Edna ay nagpakasal na dun sa bansang Amerika. Tuwang-tuwa at masayang-masaya itong si Edna sa kanyang panibagong buhay sa Amerika. At dahil nga miss na nga niya ang kanyang pamilya, umuwi siya ng Pilipinas. Itong si Edna kasama ang kanyang asawa at nangako ito kay Edna na bago sila bumalik ng Amerika ay babaguhin muna nila ang buhay ng kanyang pamilya. Siyempre, hindi na nga siya nagsayang ng panahon pa. Ipinagawa nitong si Edna at ng asawa niya ang bahay nilang luma doon sa probinsya. Bumili siya ng maraming sasakyan at isang mini grocery store ang ipinagawa nila bilang negosyo para sa kanyang nanay at kapatid. Napaluhan na lamang si Edna habang pinapanood ang pagbabago ng kanilang tahanan at ng kanilang buhay. Isang gabi, habang kausap ni Letty ang kanyang ina, ay kinumusta niya kung kamusta na nga ba itong natin niyang kaibigan, si Letty. Hindi ko malaman ang sasabihin sa iyo. Yang si Edna, hindi ko malaman kung nakakainis, nakakagalit o sadyang nakakaawa. Paano ba naman namatayan siya ng anak?
ang kanyang asawa, isang tricycle driver na napakatamad, sugarol at talaga namang adik na adik sa alak. Hay nako, ang mahirap pa ay ang magulang niya. Nakasuhan din ang mga magulang ni Letty. Paano ba naman itinakbo ang pera ng kanilang organisasyon? Kahiya-hiya nga naman. Ngayon, nagtatago siguro sa batas. Wika ng nanay ni Edna. Ay naku nay, akala nyo nga naman ano? Karma nga naman. Siyempre sa lugar na iyon, itong si Letty ay isang dakilang chismosa. Kaya imposibleng hindi makarating sa kanya ang naging bagong buhay ni Edna doon sa Amerika. Tila ba hanggang ngayon, inggit na inggit pa rin siya sa kanyang dating kaibigan. Oh, maaari nakita mo ba kung gaano kalaki ang diamante sa singsing ni Edna? Ang kanyang alahas na ko'y kumikinang sa dyan nakakatuwang tingnan ng batang iyon. Noong palang bata iyon, napakasipag na kaya hindi nakakapagtakang nakapag-Amerika. At napakaswerte pa sa asawa, napakalambing, romantiko, naku napakagwapo pa. Ay nako, nakita mo ba yung pinapagawang bahay nila? Nako, maiinggit ka talaga. Nakikita mo yung mga appliances na ipinapasok sa loob? Mamahalin ng mga iyon. Aba, ang washing machine, dalawa pa. Ibang iba talaga pag pinagpapala. Palaging ganyan ang kwentuhan ng magkakapitbahay at halatang ipinapadinig dito kay Letty ang balitang iyon. Ano Letty, pag-inggit? Pikit! Alam mo, masaya ka na ba para sa kaibigan mo? Masakit sa mata, tenga, no? Ganyan talaga ang buhay kapag palagi kang inggit sa kapwa mo, Letty. Alam mo, yung pagiging makasarili mo, yung pagiging saki mo, pinaparusahan niya ni Lord. Minus points ka sa langit pag ganyan ka. Isang preskong umaga, araw ng Linggo, natanaw ni Letty ang mag-anak ni Ed nang nakasakay sa isang mamahaling van. Masayang namamasyal at kitang-kita niya na mayaman na nga talaga ang kanyang dating kaibigan. Patawad. Patawad, kaibigan ko. Sana'y mapatawad mo ako. Maling-mali ang mga ginawa ko sa iyo. At ngayon pinagdudusahan ko ang lahat ng kasalanan ko. Sorry. Nakulong ka ng dahil sa akin. Patawarin mo ko, Le. Patawarin mo ko. Dalawang linggo bago bumalik ng Amerika itong si Edna ay pinuntahan niya ang bahay ni Letty. Malapit na itong maguho. Napakaluma na at sira-sira na. Nakita pa niya si Letty na medyo payat na at halatang hindi sapat ang kanyang pagkain sa araw-araw. Dalawang anak na ang meron siya, subalit napakarumi ng mga ito. Lumang-luma pa ang mga kasuotan. Kamusta ka na? Ang sabi ni Edna. Anong ginagawa mo dito? Bakit ka nandito? Napakadumi ng bahay ko. Umalis ka. Umalis ka. Hindi ka bagay sa ganitong klase ng lugar. Umalis ka. Ang sabi ni Letty. Bakit? Hindi naman lugar na pinuntahan ko dito. At lalong hindi ikaw, kundi ang mga anak mo. Letty, alam mong hindi ako masamang tao, hindi ba? Bata pa lamang tayo, alam mo na yun. Lahat ginagawa ko para sa pamilya ko. At ito ngayon, gagawin ko to para sa pamilya mo. Ayaw kong madamay ang dalawang anghel na ito sa kasalanang ginawa mo. Tutulungan ko ang mga anak mo. Kasama ko ang inay ngayon. Pag-aaralin ko ang dalawa mong anak. Hanggang kolehiyo, ako na ang bahala sa mga bagay na iyon. Pero ang inay, ang magbabayad ng lahat ng iyon. At ang inay, ang magbibigay ng baon sa kanila. Lahat ng iyon. Sana okay lang sa iyo. Gusto kong bumawi, hindi sa iyo. Pero sa mga panahong nakalimutan kong maging kaibigan mo dahil sa mga kasalanang ginawa mo. Pero hayaan mo kong bumawi kahit sa mga anak mo lang. Paalam. At nung mismong araw na siya babalik na nga ng Amerika, hindi pa rin napigil itong si Edna. Nagpadala pa siya ng napakaraming grocery at bigas sa mag-anak ni Letty. Binigyan pa niya ng bagong tricycle ang asawa nito at hindi talaga niya kayang tiisin ang dati niyang kaibigan. Pinapatawad na kita, Letty. Paalam na. Diyos ko, patawarin mo po siya sa lahat ng mga kasalanang ginawa niya.
sa lahat ng paghihirap dinanas ko nang dahil sa kaibigan kong ito. Panginoon, kayo na pong bahala. Ang bulong ni Edna. At noon, lumipad na nga sila patungo ng Amerika.